10 seconds remaining. 5 seconds remaining. And magandang magandang umaga, last lot na to for MDL, Disneyland at Team. Tama ba yung, okay lang ba yung headset mo? Hello. Ayan. Hello. Ayan, okay na. Masyadong malakas yung ano. Pero, medyo malakas eh. Hello at Team, Eternal Envy. Pati ano yung audio, medyo malakas. Si Anusham, X-Mic, ito hindi nyo masyadong kilala talaga to, Eternal Envy. Eternal Envy lang pansin ninyo dito. Sa Forward Gaming naman, MSS, CCNC, si Yawar, kapatid ni Sumail, at the rest, kayo nabahala. Hindi lang masyadong kilala dyan si Kitrak. Kasi medyo inexperienced na ano yan. Na player, bata pa kasi. Pero dito Sun King, sabi mo nga, nabap yung Sun King. Kumbaga ano ito eh, Oldies versus, Young Blood versus Old Blood. Hindi, may hal... Oldies versus Young Blood. Ito lalo na sa Eternal Envy. Oo, alam ko, 27 yan eh. 27, 26. Oldies mag-throw. joke lang. Sun King, Earth Spirit, Morphling, Abaddon for Team, Vengeful, Death Prophet, Disruptor naman para sa Forward Gaming. Ganda na. Ay, sulit yung nasulit yung pick na Abaddon dito. Ang dami niya hindi pwede i-respawn. Silence nung DP. Pero sabi nga nila sa Twitch, NA drop. North American drop. Last lot na to mga tol, kung sinong manalo dito sila yung magka-qualify for MDL Disneyland Paris Major. Yep. Tatlo yung slot din eh, sa NA, dami slot sa NA. No? Good morning mga idol. Shoutout kay Christian Paolo. Nanonood. Troll Lord. Ito kasi si Troll yung isa sa mga kaya na pwede may pagsabayin kay Murphy. Basta mga heavy hitters, kaya sabayin ni Troll kasi may whirling access. Ang ano pa dito, yung ma-silence nila yung Morph eh. Mahuli nila ng kinetic field, mabigyan nila. Dalawa pa naman yung silence nila. May static storm, meron pa nung death prophet. Yep. Pero dapat, crucial, yung positioning dyan, nakaba dun. Siya yung magdi-dispel nung mga silences. Or pwede naman mag-build ng Mantas Talita yung Morphling. O BKB. Para di na siya mag-relay kay Abaddon. Shoutout mga boss, habang kumakain ng Patsit Canton. Si Adrian Gutierrez. Shoutout sa inyan. Agutom naman. Canton sa umaga. Canton sa umaga, canton sa tanghali, canton sa gabi. Ayun talaga, sirakin mo. Dati kong nagawa yan eh. Nasa mali ako nun. Nasa mali. Nanabaka nga nun eh. Isang linggo, ganun. Araw-araw. Araw-araw yun, nasimula. Oh. Pansit Canton talaga. Pansit Canton, dalawang canton, isang kanin. Kaya tinigilan ko na mag-canton. Mag-canton. Dati. Masyadong peligrosa buhay yan. Isang kanin, dalawang canton, saan ka pa? Talagang lulobo ka. Rico, yung abs ko. Abs? Abs? Ang sakit. What? Tapos na April Fools. Hindi ako nag-April Fools. Pagdating ng April Fools, may pagbabago. May pagbabago. Paan sakit ng katawan ko. Maling-mali. 29. Forward gaming naman last pick. Nintay natin mga tol. Ang aga naman. Aga talaga. Pero ito, nintay natin last pick dito ng forward gaming. Kung napasin ng offline eh. Na pwede siguro doon. Is there a Doom? Oh, Dark Zero. Kasi ikaw naman, boss. Ezekiel, tumulak. Pero Dark Seer, ito. Isa din, maganda yung crowd control na itong forward gaming. Vacuum into static storm. Meron pang ano. Wall, tapos yung Spirit Siphon. Spirit Siphon. Yung Exorcism ng Death Prophet. Exo. Ex-Battalion. XB. Pero ito, waiting. Kasi, Morphling na pick to, flex pick sa team kasi si AE nagmo-morphling, si Gunner nag-gano din nag-morphling.
Nakikita ko rin mag-morphling yung si Gunnar, sobrang solid. Si Gunnar lang yung pinakamatino dito nakita ko eh. In terms of performance. Ah, consistent kasi si ano eh, si consistent Gunnar. Consistent si Gunnar. Mm. Tsaka yung blood ng eh, siya lang yung Youngblood dyan kung tutusin eh. Ewan ko lang si Newsham kung bata pa yan. Ang laki ng titi nila eh, no? Titi! Ayun yung logo. Yung logo. Yung logo kasi. Sige, tigilan mo ako, Herbs. Ano, umaga. Tas, sa gabi yan eh. Tapos baliko. Baliko. sa gabi yan nilalabas yung mga ganyan joke. Hindi, mga OFW naman to. Okay lang yan. Gets may Wombo. Di ba, ano yun? May Radyo FM. Ah, yan, Radyo FM. Meron mamaya, pero like ni... Oh, like ni EE. So, mid, ano to, mid-morphling. Ah, mid-morphling nga. EE, do you love me talaga? EE, do you love me? Pero... Medyo duda kasi ako dito sa duda ano? Din ako sa like. Sa like ako duda. Pero sa ganitong draft naman, morphling naman yung bida dyan eh. Kumbaga yung like and parang ano lang eh. Supporting actor na lang yan dyan. Tinuruan siguro ni Skim to eh. Kumbaga, kailangan nila ng ano dito eh, ng eye carry na mabilis mag-online para mabigyan ng space yung morphling. So, kompleto na ating drafts. Game number 1, best of 3, last lot para sa MDL Disneyland Paris Major. Tinuruan ni ano to, ni Skim bago umalis. Ay, si ano. Oo. Si ano eh, nakikita ko naglalaykan si Skim dati sa complex. Pero okay lang din naman mag ano. Ay, okay din mag micro hero siya si E. Malapit din mag micro. Pagdating naman sa mechanical skills, sobrang solid naman ni E. Decision making lang talaga nakakatalo. Yung mga item choices niya maano talaga. May logic. Minsan talaga out of this world yung mga ginagawa niya. So yun nga yung sinabi ni Pau dati nung kinausap niya si Eternal Envy. Sabi niya sobrang taas ng mechanical skill. Oo, pero yung decision making, yun lang kinuula. Oo, dun medyo naglalaylo si Pero tagal na rin ni Eternal Envy, no? Mm. Tagal niya na rin sa scene kung ano ng team na dinaanan nito. Alam ko na yung team, no Tidehunter eh. Nandun din yung pa, ano? Kasama niya pa sila Bulldog nun. Kipi. Sila Sing Sing. Sila Sing Sing. Cloud9, nandun. Dumaan na rin ang Cloud9 yan. Nakakampi niya na siya, si Noted doon, si Misery. Kaso wala ng Cloud9 yan. Sad. Good morning mga Papa, tara breakfast po, itlog at kanin lang. Uy, mga pigang! Ayan, mga pigang. Ugang. Ugang. Umaga eh. Ugang, mga ugo. Ay, sorry. Duda ako sa T. Ano yan? Saan duda ako sa TNC, no TI for them mga intro boys? Hindi, pwede sila mag-ano eh. TI. Wala na yung mga nasa wall. Wala na yung mga great wall ngayon. Hindi, number one na pwedeng humarang nga kasi sa TNC. Fanatic talaga. Pagdating sa mga qualifiers. Fanatic yung... ang mga matita... Nakapasok na eh. Mineski pa pala. Mineski. Ayun, yun yung dalawa. Pero pakilala... Ayan. Sino to? Ito? Pailala muna natin yung mga player natin for the side of Team X-Mike on the Abaddon. Si Gunnar naman on the Morphling, Nusham on the Earth Spirit, Eternal Envy. On the Lycan, Brax on the Sand King. Yep. Sa side naman ng Forward Gaming, we have MSS on yung Vengeful Spirit. CCNC on his, excuse me, Death Prophet. Snake is on yung Dark Seer. Yawar on his Troll Warlord. And Kitrax on yung Disruptor. Sa mga hindi nakakalam, si MSS, dating offlane, ngayon, post-4. Ito yung mukhang Jesus, no? Jesus. Parang. Tapos ngayon, si Yawar, nag-step up yung role niya. Dating mid ngayon, carry na. Hindi niya na kaya kasabay niya. Hindi, pero sa tingin ko, mas okay to. Kasi pag nakikita ko siya mag-mid, medyo may pagka-inconsistent siya eh. Di tulad nung kapatid niya. Pero ngayong nag-carry siya sa mga nakikita kong laruan niya, consistent. So mong nahanap na ni Yor yung ano niya. Yung calling niya. Yung calling niya. Hindi niya nakalanggaya yung kapatid niya. Kasi di ba nung nandito pa si Resolution sa Forward Gaming, minsan talaga si Resolution lang yung bumubuhat eh. Mm, buhat na buhat ni Reso. Oo. Grabe buhat yun. Ngayon kasing yung... sa Dota ngayon, di pwede isa lang yung bumubuhat. Masyadong mahirap. Dapat dalawa. Dalawa or tatlo. Dati okay lang isa. Kasi di ba dati nauso ngayon for Protect 1 eh. Ngayon parang di nauso yung ganung strat. Sobrang hirap.
Yawar yan ba utol ni Samuel? Yes, yan yung utol ni Samuel. Ayan. So, bigay mo na sa kapatid mo, no? Yung number one title lang, mate. Carry na lang. Oo, sa carry ka na lang. Si Arthur na lang sabayan mo. Returnal Envy dito sa may... Hindi, carry ba to si, ano? Sino? Si, ah, si Yawar. Forward, forward. Okay, okay. Pero grabe na naman yung ping natin, eh, no? Ano ba tong MDL na to? Then, yung ping medyo, ano, pero wala tayo packet loss. Okay na yan. Pero ano po, naayos na natin, eh. Puyipitik na konti. Naayos natin yung Dota TV. Ano, maayos na natin. Medyo weird lang tong lane dito sa may baba kasi most, diba, nakikita natin Darkseer, kakasama niyang sa lane melee. Eh ngayon, bench pull, eh. So hindi siya magbe-benefit dito sa ano. Sa ayon, siya kailangan niya pagdikitan. Yeah, muntakbuhan na. Good morning sa inyo, guys. Ano? Amaning. Morning, good morning sa inyo, guys. And welcome to game number one, forward. May ligay sa NA drop. Samahan nyo na dyan, i-share nyo na yung stream para malaman nilang may, ano, may cast tayo. May NA drop. Pero sa ano, NA drop, depende sa team, ha? Depende sa team. Medyo mabagal yung facing nila. Hindi tulad ng ibang tier 1. Sabihin natin, tier 1 na NA drops, mabilis. Kasi sabihin natin, EG, mga ganun. Ay, ayan, yung mga ganun team, medyo... Aggressive. Aggressive yung playstyle. Pero flexible kasi si EG, kasi pwede siya mag-slow pace na laro, pwede siya mag-fast pace na laro. And kaya nilang pag-alain yung ganung ano, ganung playstyle. Natulog na ba kayo mga boss? Good morning. Ay, si, ano, si Herbs. Kumidlip na yun. Ako hindi. Lang. Hindi pa. Kaso kulang. Cool. Kasi last ko naman tulog kanina is 4 o'clock. Tapos nagising ako 9 o'clock. So, di naman, eh, may energy pa naman ako. Gutas na, gutas na. Pero dito deny naman for X-Mike. Tsaka nakapagkape na. So, sa mga nanonood dyan, at tama kape-kape lang para makapunod tayo ng magandang Dota. Pero dito, si Keytruck, naku, wala siya mga dito pang glimpse. Susunggit pa dito si Keytruck, maabutan pa ng rolling boulder, and here comes first blood. Sabi mo, di-deny. Na-deny pa nga! So, laking space nun actually, para dito kay Yawar. Tanga na dito. Siguro mga 10 seconds siyang hina, 10 seconds silang hinahabol si Disruptor, and di nila nakuha nga yung kill, so sobrang sulit ng ganong space ni Disruptor. Kahit sabi mo, medyo mabagal yung pag-respawn niya, kasi na-deny siya sa creeps. Hindi siya namatay sa mismong hero. Ayan. So, Team Eternal. Anong team na ni Rezo sa ngayon wala pa? Wala pa. Sabi magnanabi daw. Yun, hindi ko alam. Sabi magnanabi. Papalitan si Crystallite. Oo. Tingnan natin. Ako, balik nabi. O kaya, pwede siya mag-hit. So, rolling boulder, umabot dito kay Death Rapid. Mapapatay ba nila si CCNC dito? Gandang rotation coming from New Sham. Pero yun lang. Adaptive? Ay. Lang. Sayang. Kahit na level ba, ay isa lang yung charges, ay charge ng ano niya doon, Spirit Sipo, nabuhay pa rin. Dito, Earth Spirit, royalty na dito sa may baba. Medyo mahirap nga lang patayin. Ay, no? Ay, hindi tumama. Naku. Hindi marunong mag-U-turn. Ay, naku. Tinamaan ng boulder smash, sneaking. Ang pasipo. Wala din siyang mana, surge niya 4 seconds, nagkabote pa. Nakakabili pa ng bote, Jaryo. Umaga na kasi, kaya pwede na bumili ng bote. Botiyo. What the first blood? Ninaalan ni MSS. Sobrang malas naman mo. Pero so far, ganda ng ano dito ah. Nung farm ni Darkseer tsaka ni dito, ni Yawar. So, almost dalawang lanes nila papanalo kahit pa paano. Forward gaming. Sa dito naman sa mid, medyo even yung matchup. Kahit di ganun ka perfect yung last hit na itong dalawa, medyo even, ay even yung last hit nila. Pwede naman wabble yung morphing mamaya eh. So dito naman, makakaship naman yun. Oy, si Gunnar. Ingat siya dito ah. Masilent siya dito at mahuli ng creep swarm. Nangyari siya dito. Pero buti naman may ano, may fairy fire. Fairy fire. May rain drops. Up. Nakuha ba? Nakuha niya ng dalawa. So, tagdadalawang bag. Masipagal itong rolling boulder dito ni New Sham. Going for MSS. MSS, mamamatay pa. Pero nandito yung Atabs or yung Ion Shell. Kaso makakuha nga nila dito yung Venture Spirit. Sayang, tiyatry ni Disruptor ni body block yung dalawa. Kaso, nahabol pa rin. So, sayang. Morphling naman, okay naman yung form niya kahit pa paano.
Ito lang kasi mahirap sa morphling mid. Kailangan mo maraming, ano, bumili ng maraming salve para makasustain sa lane. Anong hero ni... Ayan, Lycan. Lycan. Sila Luna sa angre. Good morning, guys. Good morning, good morning. Uy, dumadaming viewers ah. Nag-gate na tayo. Madaming yung iba. Wala akong balik doon. Bakit? Sobrang sira na yung ano ko eh, yung mechanical na ano ko sa Dota. Ito na feel ko. Pati yung game knowledge medyo umano. Hindi, game knowledge okay, pero yung mechanics ng laro. Na kasi syempre, tingnan mo, mga bagong hero sa mid na pwede gamitin. Ang Morphling, hindi ko na nga, ano ba ginamit ko last time? ASF? ASF pa? Sobrang ano nun, oh. Hindi masyado uso sa meta ngayon ASF. Nag-stick na lang ako sa Rubik. Rubik na sumunod, kaso talo kami. 70 minutes na naka-farm yung tatlong core nung kabila. Mega na sila, pero eto, mamatay dito si Prax. Makukuha ni K-Prax Forward Gaming. Good play naman, good start. Ganda lang, ano? Ganda ng simula dito nito. Ay, sa mga nanonood dyan, follow niya yung page ko, face FB, GG, ano na lang, facebook.com/orbseffect. Ayan. YouTube, Orbs Effect din. Lahat ng Orbs Effect. Lalabas yan, ako lang lalabas. Pag may lumabas pa dyan, gigigit ako talaga. May next game pa ba? Wala na. Wala na. Ano to? Last lot na? Last series. CCNC naman. Wala siya makakukuha dito. Ako may nag-chat. Uy. May nag-chat. Nakopen natin yung Facebook nito. May nag-chat. Dami nun! Sa'yo ba yun? Hindi sa akin yun. Hindi ba sa'yo? Wala naman lima ako nag-login. Tara mag-try na muna natin si Gana. And apat na rin man, grabe naman ito. Grabe. Ano siya? Unti na lang, magiging Spider-Man na ito. Nasa pass. Oo. Pero dito naman, Prax, makakatakas na. Ano ito? Tawag dun. Nasa nakaraan pa ito, hindi pala kaka-move on. Yung nausapay niya doon, no? Oo. Probably. Ano YouTube? Ano mo yung ano? Facebook. Facebook. Biglang tumutunog eh. Ewan, nasa nama. Hindi ako nag-Facebook dyan. Hidden pala to. Ba't sa akin? Gago sa iyan, no? Uy, okay na. Inatawag mo lang. Hindi ko marinig, Gagi. Ba't wala nang tunog? Nawala nang tunog. Nawala kami ng audio. Oo, kami nawala na. Ayun. Sa akin pa rin. Hindi ko naglagay ng Facebook dyan, ha? Nako, nadali na. Baka mamaya, nasa Adonis na ako. So Adonis ka na dali. Working at Adonis na, no? Yeah, muna. Parang may mali. Pero dito naman yung push. Ito, mabili. Ito, kita mo sa lineup ng forward game. Gusto nila mag-move forward. May exorcism na, may troll warlord pa. Sakot-sakot may kuha nila ang tawad. CC. Tingin ko dati, close mo na eh. Mabilisan. Close mo. Wait lang, si EE. Dumadaan. Nangulit na si EE. Mabilis na si EE. Exit. Yeah, di ba? Pwede yun. Nawawala, di ko alam kung natataranta ako eh. Grabe si Dan, daming chicks, nakapap-pap doon. Grabe naman din, group chat yun eh. Pero, oops, nandito si CCNC, Prax, makakatakas ba? Nasaan yung vision dito ng forward gaming? There goes the borrowed strike, pero may vision. Vision dala. Puyo dalang dust. Puyo mag-dust. Oh, nawala na ito ng charges eh. Kumar naman, going for Battle Fury. Oh, kumipit. Lupit. Ay, naku. Hello. Nakakaano kasi ba naman, na-print screen nila. wala naman. Pero attempt check na muna tayo. Ayan. So far, ito pa na yung pinaka ano,
pa. Domi, tapos pa Necrobook na. Si Gunner, parang Nipo build ah. O nga no. Apat na ano. Tapos si Asha. Oo. Kasi nakikita ko rin dating build niya, ano eh, Kimi po. Pag kailangan mag-jungle. Oo, oh, mag-i Asha. Buti nga hindi naglimang ano eh. Dave, okay naman yung Asha dito kasi pwede niya gawing manta. Kasi pwede siya pang-dodge ng teams, pang-dispel ng... Silent. Multi-purpose. Ito naman, ano bubuhin na ito? Siguro mag-atos to or ano, yung... CC, NC. Para sa tingin ko mas... Ah, Yul, sorry. Yul, sir. Kala mag-atos siya. Kung sa may bottom lane naman, na pinipressure na din ng forward gaming, same as sa... Top lane, nakakuha naman nila. Ang problema lang, pag wala silang EXO, medyo mabagal sila pumush. Pero tsaga-tsaga lang. Ah, taga. Yung troll naman, open na yung jungle niya dito, mahirapan na silang... And plan nila i-defend to, apat na heroes nandito. Si Gunner, pwede mag-TP dito. Mahuli ba nila dito yung ano, makakalabas? Pero nandun yung stun. Here comes so, Eternal Envy with a micro. Umabol na ang Ascal. At Ascal, mga kapatay, si CCNC. Ginagaw nila. Nandun din yung Magnetize. Mamamatay at makakukuha nila si CCNC. Oo, medyo umasim. Yung tatlong heroes doon ng forward team. Hindi pa nalit. Okay, na-underestimate yung capability ng team na makarespond dito sa may baba. Makapag-defend. Ang sulit na sulit. Ito yung maganda, parehong pushing. Pushing line na. Pero sa tingin ko mas mabilis mag-push yun eh, team. Kasi mas mabilis mag-cooldown yung ano, yung shapeshift pati yung mga necrobook. Pati yung hard, kaysa dun sa EXO. Eh sa tingin ko, makakapush lang tong forward gaming pag may EXO. O kaya, pag sobrang daming item nandito na, Troll. Eh ngayon, wala pa masyadong item dito yung Troll. Going for Battle Fury pa lang naman. Classic mo, classic ka. Battle Fury. Sure, pag nakikita natin yung troll ngayon, ano na eh, SNY. Para mabilis makapush. Minsan drums. Drums pa yung troll. Pero okay lang naman ganito eh, yung build niya, Battle Fury. Para makasabay siya sa pag-scale ng Morphling. Kasi sa tingin ko, hindi nila kahit tapusin na agad to eh. Talaga malilate game nila to. Yung laro. Kaya okay na okay itong Battle Fury. Para makasabay siya sa Morphling. Eh, like, hindi naman ganun ka... Bilis. Hindi naman masyado nag-i-skill pagdating na late game, eh. Parang hindi nag-throw si EA. May mala. May sakit. Si EA, pag hindi nag-throw, may sakit. Yun yun, no. Lalag na, ano, may sinat siguro to. Medalyo naman. Dito si DP. Extra armor and reduce attack speed sa kalaban. Date, mapapatay ba nila to? Ayan. Pwede kasi gawin nila dito is yung Disruptor magtatago sa puno tapos pag may nag-TP, i-glimpse back nila para sure na makapos siya. Kaso, tier 2 tower nag-TP yung abad. Oh yan, na-try nilang tingin. May pesto sila. Takot sila, atras kagad dito yung forward game. Kasi yung dalawang support ng ano team, medyo po yung pagkabrusko eh, lalo nung aba dun. Siyempre hindi mo pwede i-burst yan kasi may barrel time eh. So at least may frontliner sila na support. Dito naman si War, sobrang bilis ng farm. 14 minutes to Battle Fury. Parang hindi ko naman nakakita na ganito kabilis mag-burst kapag si Awan. Pero since nag-iba na yung role niya, mukhang ito na ata yung talagang calling niya. May tawag dyan. Ano? Offline mode. Offline mode. Offline mode. Yawar is now offline. Tawang farm na lang muna. Ito. Battle trance. Ah, okay. Pag-clear lang na siya. Oh, may nag-stock pa pala. Topsy naman niya. Grabe naman sa MSS. Alam ko siya nag-i-stock nun. Mini-wave of terror na lang. And going for SNY. So, status resistance. Bubuhin na dito. Plus, movement speed. Tagdag ko na talin. Ando dito sa may taas. Gunner naman. Manta ata bubuhin. Manta ko. I have Scotty. Hindi, sa tingin ko, ano lang. Parang ano lang to eh. Pang gulo siguro. Pang psycho. Pero, okay lang. Di mo mag Scotty. Kasi may baro tayo. Ay, apotic shield naman. Na pwede mag-dispel nung style. Okay din eh. Ito, Necrobook 3, Necrobook 2 na. So, once na mag-Necro 3 na to, medyo mahirap ng pigilan dito si EE. Parang marami din, ano, magic damage dito yung
forward gaming. And once na makulong siya dun sa static storm, pwede siyang patayin ng troll. So kailangan niya pa rin mag-ingat. Abaddon naman, wala ding item. Pero, may ano siya, may naka-reserve na skill point para sa barog time. Pero sa main min naman, ginogo na nga dito forward gaming. Nandito yung apat. Oy, may nag-TP si Gunnar. Gunnar, makauli ba dito? Nag-glimpse back dun sa taas. Pero sa tingin yung ano yun, parang nakatulong pa yun sa kanya. Pwede siya mag-push. Oo, oh, kasi, op, ginawa na dito dito. Simulan nila ng rolling boulder, nandun yung static, kinetic build, I mean, pero makakatakas. Naku, yung sakit nung aso. Pero sakit, hinangal-ngal ng askal. Ito na si Eternal Envy, do you love me talaga? Snaking, magiging ahas. Ito naman si MSS, walang move speed total. Grabe naman yung team-team nung kahit wala silang morphling. Dinaanan lang, oo. Oh. Basta pinap lang ni yung shape-shape at pati Neko, di na nakapalagin forward gaming. Wala silang sagot dun eh. Wala silang crowd control para dito sa mga attack ni EE. Tsaka wala silang heroes like ano, like Omni-Knight na pwede magbigay ng Guardian Angel para walang bawas. Tingin ko na nagpalit na sila mga, nagpalit na sila ng mga, ano, burado. Paano makabili ng Immortal Map mga sir? Immortal Map? Sa ano ata yun eh, sa TI? Ah, hindi ko TI, alam. Ano yun? Compendium TI. Yun, hindi ko alam. Yung mga ano, yung mga dati, yung di ba may mga underwater, yung mga nasa ilalim. Diba, wala kasi yung ano sa mga ganyan. Hindi mo nabutan yung dating TI, yung mga team ng TI. So, parang nasa kuweba ka na, hindi mo nakikita yun. Hindi. Ano yun? Compendium, abangan nyo na lang, Compendium. Tapos isip, yung wallet nyo, hihigupin na lang bigla. Para kang na-hold up. Oo, oh, para kang na-hold. Mas malalapas ang na-hold up. Mas malalapas ang na-hold up, syempre. Bandang swap naman. Prax, matatapos ba nila? Nasa location at nandun sa silence. Pero mamamatay nga dito yung sabihin. Pero okay yun kay Morphling kasi hindi niya problemahin na mamamatay siya dito. Kasi yun yung way para ano para mapatay si Morphling dito. Yung ano lang, yung static stun. Yun ay lockdown, pwedeng makapatay sa kanya. Pero gamit ni Gunnar. Gunnar. Di ba yun yung pag nawala? Gunnar. Oh, ganun. Sige. Okay na yun. Okay na yun. Pero mag-i-scady nga siya. And recta scady muna daw. And may casual yasha lang, casual yasha. Casual yasha lang. Ganyan naman yung ginagawa ng iba pag ano, pag kailangan mo na talaga ng definitive na item, diretso ano ka na. Skadi, casual yasha. So, like I said kanina, may defensive support naman siya. So, pwede siya mag-ano dito. Ba, para may pagka-glass cannon na item. Pero, sa tingin ko naman yung Skadi, hindi man siya glass cannon na, ano, na item. Kasi may dagdag stats. Maganda yun. Stats, oh. Lalo na pag naka-max agi ka. So, Skadi, may dagdag na stats. Yung damage output mo, medyo tataas din. Kahit pa paano. Sa angkat din ni pwede niyang batuhin dito oh, sa Skadi, pero sinunod na nga ni Ii. Naluna sa angre. Naku, nahuli pa ng net. Na net inventor pa. May swap pang kasama. Eternal Envy. Nagwawala na dito, pero umu at kumounter na kagad. Pero habang nangyari din, pumupush sila dito sa may top. Ayun na nga, space created. Umiin dyan sa may top. Naku po, bakit naku po, kayo nabuyan? Naku po, mag-depend kayo sa top nyo. Pero Eternal Envy, makakapatay pa dito sa may top lane. Basag na nga. Tumakbo si Eternal Envy sa taas eh. James? Ay, wala pala silang game. Oops. Mukhang mababasag pa. Naku, lakad matatag itong dalawa oh. Oo. So, sulit. Kahit namatay si EE. Space created. Grabe din, inabol nila yung Sun King. Kaso, ayun na nga. Napag ano, si Patrick. So, Makulan, matikas ng basahan na to. Pero, oops, napap na yung Aegis. Andito na yung EXO. Makakatakas pa yung Morphling. Nasa ng waveform. TP out. Yun! Nauli ng Yules. Patay na to. So, dead. Sulit. Pero, sa tingin ko sulit yan sa team team. Kasi nakabasok sila ng third tower. And, kumbaga, sinulit na nila yung ano, Aegis nun. Kasi sa tingin ko pa, expand na din natin. So, nakakuha sila ng third tower. Tapos, pwede na silang mabasok ng strike. Malapunan. Smash. Up. Makakuha pa ata nila. Naku, namali ng swap. Pero, eto na. Okay na raw. Ano yun? According to plan yun. Sinop niya yung sarili ng tropa. Sa tingin ko, team-team ba, ganun na lang gawin nila eh. Kumbaga, rat tactics na lang, hindi nila dadaan sa teamfight. Kasi,
pagdating sa teamfight talaga, nakakatakot yung ano, lineup ng forward team. Saka na-hit naman na Eternal Envy yung timing niya eh. Sa lineup. Yung maker-book na siya. So pwede siya makapag-push. Pero sa tingin ko, kailangan niya pa rin ng BKB. Pero ang daming nasayang na oras dun nung ano ha, sa forward. Nabol nila yung Sun King. As in na... Pati si EE. Kasi nangyari dun, pagka battle trust ni Yawar, ang ina-atake niya si EE. Eh kaso, naka-shape-shift yun. Hindi niya makahabol. Kung si Sun King sana yung nahampas niya, may chance na hindi ganun kasayang oras yung mangyari sa kanya. Sabi nga ni EE, sa taas na lang. Takbo kagad sa taas si EE. Umisa kagad eh. And Daddy Mears, oh, okay. So po, parang yung item dito ni EE, pang ano lang talaga. Early to mid na laruan. Mm. So, bahala na talaga si Gano dito pagdating ng late game. Ano, Scuddy na. Kaya ka na ito. Scuddy Pippin. Pwede na nga siya magano dito, E-Blade, kung tutusin. Ah, BKB play safe. Tapos kinuha niya dito is plus 20 seconds na morph duration. Nako, meron na. Pinakamagandang kunin niya dito si ano eh, si DP. Oops. Pero sinimulan na nga nila, sabi mo nga DP, naku, wak-wak. Wak-wak talaga. Wak-wak si DP dito, yun lang. Inabutan pa ng morphling, may tagalinis sa may likuran. At eto, mauubos pa. Tatlo kagad yung pickup dito ng Team TT. At TT, do you love me? Eternal Envy na nga habol at naghahanap pa na mapipiko. Deny pa nga! Diyos ko po! Classic, classic E. Classic E, classic. Oh, nag-save. Ay! Si Gunner, stolen ano? Kinuha niya yung ano, disruptor pa rin niya na panag-save. Nga lang sa... Cute play sana kaso hindi gumana. Eh, ito kasi mahirap eh. Pag pinabli EE yung ano niya, SS pati Necro. Ano gagawin niya forward gaming dun? Backward. Backward talaga. Backward gaming na. Backward gaming talaga ang mangyayari doon. Kailangan nila mag-bank. Kasi tatlo kagad yun nakukuha sa kanila eh. Oh, di nila kaya sumabay sa ganung ano eh, ganung aggression. Kailangan nila ng ano, Crimson Guard o kaya Ghost Scepter para mabuhay sila doon sa paggalgal ni EE. Ano mabuhay nila yun ano? Ay, may Crimson of the Dark Seer eh. So at least may pang nag-ignat. May lagnat si EE. hindi si Inat, lagnat, nilalagnat to. Oh, ito. Wala sila ka na dito, shape-shape. Pwede na patay to. Pero there goes the Owl. Nahuli na silence. Vacuum into wall. Just the whirling axe. Pero yun lang yung Abaddon. Bumalik yung buhay. Lumalaban si Gunnar sa may likuran. Makukuha nila dito Abaddon. Si Gunnar. Sinasalo niya yung exorcism. Kailan lang patay si Gunnar dito para magisulit yung ginawa nila. And mapapatay, nice. Nakabawi. So ang ganda na, no, si MSS yung nagdala doon. Na-cancel niya yung... Epi. Epi. Yung Epi ni Sun King. Kasi sa tingin kong lumabas yung Epi, sa tingin ko medyo madidelikado sila sa teamfight na yun eh. Kasi may damage na, may extra, ay may ano pa, reduced attack speed. Nag-list pa nga dito si Earth Spirit. Rolling ball there, up. Uy, nice na. Nakatakas pa, TP swap. Out. Swap ulit, swap! Swap! Ayaw. Wala na atang charge na swap. Wala na nga, wala. Nagre-replenish pa lang. Ang problema dito sa forward gaming is nakapatay nga sila ng Morphling, parang wala sila nakakuha update after that. Kaya. Pero ang hirap ng ano, kalagayan dito ni Yawar. Siya talaga bubuhat. Tagabuhat na talaga si Yawar dito mamaya. Satanic bubuhay niya. Okay to na ano, hindi siya mag-BKB kasi ang problema ko pag nag-BKB siya dito, bamakite lang. Sasayang eh, sayang. Pag satanic kasi, pwede siyang lumive kasi sa tingin ko pag wala siyang satanic, pag naubusan siya ng mana dyan, hindi siya makapag-battle trance. Saka may ano naman dyan, may status sa resistance naman eh. Tapos ng status sa resistance, dagger naman dito para sa sun. Eh kasi pag ninalganan ka ng mga atoms ni Lycan, may chance na makawala ka ng mana pag-battle trance. So at least may reserve na lifesteal which is mapoprovide nung satanic. Late mill naman dito si Lycan. So, mukasulit niya lang dito yung, ano, yung exorcism para magpatay si CCNC. Although, si CCNC may Yules. So, pwede niya lang i-dodge yung ano dun, reflection damage ng Blade Mane. Pero ito, magbabalak na ganyan dito kung yung team-team. Anong item na ba na ito? Medyo malayo pa sa BKB. Brax naman, Grimson din, okay. Para dun sa EXO. Pero, naku, snaking! Hindi, wala silang panghuli. Nakanta na dagi. Pero, ba't ganun yung smoke nila? Hindi kasama si CNC. Hindi na lang kailangan. Hihihi na lang, sapat na. Ako, inikutan nila dito. Magkabila. Nagkaipan na. Nagkaipan na.
Naku po, pangit yung pwesto dito nung ano, pero andito pa sa pa ata. O yun nga lang, mapapap na nila. Eto na yung exorcism. Andun na rin yung, andun na yung epicenter. Vacuum into wall. Tumama sa tatlo. Pero yun lang. Nakawangal na naman si CCNC. Pinupokus nila. Pero Eternal Envy, nag-expire na yung wall form niya. Delikado dito yung TT. Pero TT lalaban pa rin. There goes a boulder smash. Abang ito naman, mapapatay nila yung Sun King. Dalaway mawawala dito sa side ng TT. Abuli pa nila. May ano dito. May ward sila dito sa may side. Susunod pa. Nagwawala na nga dito si Yawar. Si Gunnar. Piste Yawar. Ginugo nila si Gunnar. At nandito naman. Nawala silang vision dito pero glimpse back pa nga ni Morphling na silence pa. Gunnar lumalaban pero Gunnar paulit pala lockdown pa dito ng Forward Gaming. Grabe. Medyo messy yung teamfight na yun pero in the end nanalo pa rin yung Forward Gaming. Medyo pangit yung pwesto ng Earth Spirit. Pero sobrang unat na Earth Spirit actually kaya medyo tumagal siya sa teamfight na yun. And despite na naago ni Morphling yung Death Prophet kasi alam ko naman nagamit niya naman yung 4 charges ng Spirit Siphon niya. Hindi pa rin enough yun para mabuhay siya. Kasi alam ko nung time na kinakalkal na siya ng troll, nasa silence ata si si Abaddon. Hindi alam ko namatay agad siya sa teamfight na yun eh. So wala siyang kumbaga walang savior dito ni Morphling para sa teamfight na yun. Pero bumawi kagad dito yung Forward Gaming ha. Edmunds. Ah, okay, Basher. Kala ko magba-battleplay siya dito para may evasion dito. May evasion sa dito laban kay Morphling. Pero Basher, so added lockdown para sa kanya. May root na, may bash pa. Yan yung maganda, nag-e-stack na yung root sa kayong... Hindi ka tulad dati na hindi ka pwede mag-basher kay Troy. Kasi may bash na siya. Radiant's middle tower is under attack. 27 minutes 7k gold dito sa Forward Gaming. So, may Aegis advantage sila. So, waiting lang ulit tayo dito sa ito, EXO bago magkaroon ng gera. Pero wait, gugo na pala sila kahit walang EXO. Pero pa-cooldown na to. Wait, there's more. So, gagawin lang dito talaga ng team is iwas sa clash. Rarat lang ulit sila dito. Parang ginawa nila kanina sa may top. Kailangan may mag-tipid sa may top ah. Pero pag napigilan sila dito, nakpo. Ayan, ginagol na nga Troll Warlord. Wala nang TP dyan sa top. Hello, top? Hello? 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 TP? Wala tumi-TP. Ah, gusto gawin dito ng team. May mga cancel silang TP. Inaabon nila yun. So, nakatakas na yung Troll Warlord. Nakpo, kailangan mag... nice, kids. Para Roots wala back. Silang vision. Para di nila makabal itong forward game. Pero dito si EE! Nilabas niya na! Naku po! Ginamit na nga pero nakakait dito. Inangal-ngal nga lang ng Ascal. Ito mga benchful makakatakas pa. Buti na lang nakakatakas siya. Pero pwede siya mag-glips niya na. Glips? Wala siyang vision. Si Exitan na nga. Exitan na nga. Pero EE, nagamit yung wallport niya. Naku! Pero alay na to. Alay sa pating. Abaddon, gusto ko muna support. And patay na. Pero as long as na hindi naman nakaka-push nung Forward Gaming, okay pa rin. Ganda naman ang ginagawa ni... Excuse me. Ganda naman ang ginagawa ni dito sa may top. Hindi siya nag-tipid, talaga nag-stay lang siya dito sa may top. Pinupush niya lang. Para once na may mag-tipid sa Forward Gaming, pwede na siyang kumash. Welcome to NA. Welcome to NA. 9k goalie dito sa Forward Gaming. Kasi din to eh, slot din to para sa MPL. Kaya kailangan, di ba si EE medyo nag-iingat sa ano niya eh, sa pagiging aggressive niya. Alam naman natin si EE, isa sa mga carry na gumawa ng mga ano eh, explosive plays eh. Explosive talaga. Oo, sasabog ka talaga eh. Sasabog ka sa gigil. Ages dito, ilang segundo nila o ilang minuto. 1 minute 49 seconds. So, at least pwede pa silang kumuha dito ng second tower o pwede nilang pero sa hindi ito yung mid. Pero tapos kitskit na nandito si Jawar. Kasi napupush yung top eh. Ang hirap kasi, dapat napapatay muna nila dito si EE bago sila pumush eh. Kasi pag buhay dito si EE, na-install yung push nila. Kasi kailangan nilang alalahanin yung pinupush na lane ni Ayun, bilis lang mag-push na ito eh. Ayun, sinagot na nga, tatlo kagad inakit nila dito sa taas. Di ba?
laki ng ano, nadodrone yung attention dito. Para madelay yung ano, yung Aegis ni Yowar. Sige ba yung move dito? Gunner, vacuum? Uy, ba't nag-hesitate siya doon? Sayang naman. Nag-hesitate back naman. Mike. Hindi, nag-hesitate back na lang. What? Yung spare hindi ginawa, no? Nag-ano, nag-do-do-do-do sila eh. Eh, dalawa, sila, dalawa lang naman sila dito. Hindi man ganun kalaking coin ng potential nila eh. Kaya inayaan na lang nila. Troll dito. Naku, mag-isa lang siya dito. Naku po. Kaya patay ito. Pero may mga dito na troll ha. Naku! Naku! Kinalit na si E! Naku! Nasa lang buhay. Ito na nga, umaabot na tayo sa late game. Potential na nga. Forward gaming. Lalaban against Morphling. Morphling, nawalaban. Pero yun lang. Naku! Triple kill para kay Yawar. Piste Yawar. Come back and die again talaga masasabi mo. Wala na pa late game ni 31 minutes na eh. Wala, sobrang malas ni doon nung pagka-pop nung tawag na battle trust ni Yawar. Hindi na siya nakaganon, na-root siya. Ayun na, bumawi niya dito. Op, nabawi ni Aegis, no? Nako, pwede sila makasin. Nabawi na. Pwede sila mag-second lane dito. Oo. Pero may, good thing may second tower pa sila dito sa may baba at sa may top. So, hindi sila maka-ano dito. Mega clip. Mega muna, ma'am. Kaya wala mga buyback. Sige, taloy natin. So, taloy talaga ni Len. So, sulit. Tap. Pero may backdoor protection ko ah. Ay, ba't wala? Ah, may clips eh. May clips sila sa loob ako. Hindi ko nakapansin. So, pwede pa sila magbasag dito ng shrine after that. Yung, ano, yung Lycan dito medyo nagpa-fall off na. Nayanig. Kasi, Lycan naman, trabaho lang yan sa teamfight. Tagapitas ng support. Yun ang gagawin niya. Eh, ngayon, wala na siya napipitas na support eh. Kasi si Benchpool dito medyo makunat na rin. Ayun o, Bessel, Medallion, tapos may Basilius. So, hindi naman yung, ano niya, yung armor, tapos 11. Eh, alam niyo na, alam naman natin si Benchpool, isa sa pinakamakunat natin na hero. Sa Dota. Underrated yung pagiging makunat niya kasi pero, sa ano yung pag-scale nung Agi niya, sobrang taas. Oops! Pero ito, ginagawin nila dito si Snake King. Snake King naman, papalag. Pero dito naman sa may, Snake King. Eternal Envy, gumagaw na naman with the Wolf Form. Mapapatay ba nila? Papatay nga nila dito yung Darkseer. Merong stand sa likod. Silence, hindi gumana ka sa kamay ni Yawar. Yawar, Beyond Gunlight naman. Gunnar, bigyan pa ng Besin pero tuloy-tuloy nila dito. Ako si Nabash pa! Mukhang Pinoy nga to, may halong Pinoy. Dito yung Troll Warlord, makukuha ba nila dito yung si Gunnar. Gunnar, makakatakas lang. Si Yawar, rinabon na dito si Gunnar. Grabe lalim. Oh, pero may tier 2 pa eh. Oo, kailangan niya mag-ingat na kahit papano. Pwede siya ma-burst ni Gunnar, kaya siya expert na ng mga kanan. Pero ito, si CCNC makakapatay. At pwede na sila mag-transition bottom tier. Grabe naman yung diferensya ng network dito ni ano, no, ni Yawar. Layo, 25k. Almost 11k. Biruin mo na ano ko yun, na-compute ko yun. Hindi tayo mat. So 11k yung ano, diferensya ng death worth nila. Radiant structures are fortified. Oh, ito na yung war. Pasher. Uy! Dinip nila para po ano, para pero para ito pumalag. Na, si Yawar nagwawala na. Yawar! Naku, paano pipigilan yan? Pero wolf for me, ginamit na going for the backlights. Pero si Yawar, yeah. Grabe mambash dito ha. Meron pang satanic. Oh, may satanic pa to, may satanic. Oh. Pero nandun yung whirling axis, tumama pa sa dalawa. Nabakyong pa si Ii, dying inside. Pero yung makukuha isa at Ii makakatakbo. Pero kung wala siyang wolf form doon. Kakabuhol pa nila dito si ano, si Gunnar. Bako, ito na si ano, pero nahuli ng stun. Lalabanan nila, pero kumain ang keso dito. Napag keso! Yawar, baited. Nahuli pa si Morphling. Narut pa ang kuya mo. Diyos ko po, nabash, hindi na gumalaw. Wala lang buyback. Mukhang GG na to, mga tol. Oo, mukhang GG na to. Nahabol pa nila dito si ano, IX Mike. Pero tamang delay na lang. Kaso yung team kasi dito, hindi nila nagagawa yung plan nila na rat tactics eh. Pero dito naman, ginugo na nila bottom lane ng Frags. Out of control na yung andito. Ah, yung troll. Like kasi, troll, isa sa mga carry na kaya may pagsabayan sa Morphling.
Tsaka sa ay sa ano sa Rekkan kasi sa ano talaga sa willing access. Mapa-blind mo talaga yung ano yung kalaban mo eh. Ayun, pwede kang makakataw pag ganun. Item checks. Wait. Ayan. Oh. Ayan. Meron mo kang Mega Crypt Skin. Walang buyback yung Morphling. 27. Pwede na ito rin. Gawar, may Gaidons po. Sobrang sakit na nito. Ako, may magagawa pa ba yung Epicenter dito? Yan na yung Troll Warrior. Back yung into wall. There goes the stun. Sakit! Pero hindi na enough para mapigilan dito yung pagwawala ng Troll Warlord. May nahuli pa ng bash. Sino pa? Mamatay. Wala nang wolf form tong si Iya. Wala sino pa? Sino pa? Nakon sakit. Sino pa? Makukulit kayo. Pero mukhang forward gaming. Pumorward nga. Pumorward ng 35 minutes. Bumakward lang kanina. Bumakward. Tamang backward lang. Pero vacuum may magagawa. Wala na nga. Gana, lumalaban pa rin dito. Sun King nag-buyback na. Humahanap pa na CCNC. Kumubuhay pa. Pero yun lang yung Troll Warlord. May vacuum na naman. Counter initiation. Morphling. Nahuli pa na nga Spirit Missile. Pero dito naman, pinapatay, kinakatay na nga dito ni Yawar. Ayaw pa mag-GG na ito mga titi na ito eh. Wala, ang hirap na gailan ng troll dito eh. Wala lang, troll na lang gumagalaw eh. Sa tingin ko, kaya nilang, eh, kaya ni Yawar ito 1B, ano eh, 1B5 eh. Ayaw, ina 1B5 na nga, GG. Ay, GG. Will be cool. And game number 1, mapupunta sa Forward Gaming, 1-8 away. And pasok po sila sa MPL. Pero sa tingin ko, hindi lang talaga na-execute ng team-team yung timing nila. Saka item, yung na, timing ng Lycan. Hindi, okay naman yung ano eh. Sa ganitong oras, kaya pa naman mag-ano ng Lycan eh. Kaso ang problema, yung draft talaga ng team-team, medyo delikado sa team fight eh. Saka nag-ano. Pitasan talaga, pitasan portion talaga yung gagawin nila dito. Nag-fall off na rin si EE. Nag-fall off na nga. After nila mga push dun sa taas, wala na, tuloy-tuloy na. Kaya tingnan mo yung item ni EE, puro pang ano lang, early to mid game, naka-blade mail, naka-necro. Eh, once na mamatay yung Necro niya, wala siya dating eh. Mm. Si Gunner na lang talaga babawa sa kanila. Uh-huh. Eh, ang problema, si Gunner din naman ganun ka lakas yung damage output niya kasi BKB si Kadi, wala naman siyang ano dito, E-Blade, MKB, Daedalus na mga ganun bit. Kaya medyo kinukulang sila ng ano ng damage output pagdating sa team fight. So, babalik kami for game number 2. Number 2, guys. Sit back, relax, and now on Boyx Combo, we will be right back. Ano ba tayo eh? Format. Ayos.